May tao yan sa loob, ha? Bang. Okay, boss. Boss, dad. Boss muna. So, yun yung yun yung ano natin. Yun yung yung munang ano natin. Init pala yun. Yun yung bot. Ay, ayun lang. Ayun lang. Ayun lang. Papakita yung bot natin. Kasi yun yung light bot drill accident. Ang dami na rin namatay. So kahapon pala, yung topic natin about naman sa pilot ladder at saka gangway preparation. Bakit isasama natin sa ano ninyo guys, lecture about sa mga accident? Dahil kayo pupunta kayo sa barko. Part kayo ng crew na may posibilidad na kayo ang maaksidente. Kayo yung madadali. Kaya dito sa training center natin, i-orient kayo, ililecture ko sa inyo about sa safety sa mga tawag niyan sa barko, no? Dahil yung tawag nito, yung mga aksidente, maiiwasan yan pag anong pag sakto kayo sa training at saka knowledge about sa safety. So pakibalik yung bot, yung bot. No? Oy, babatiin pala natin yung mga viewers natin. Maraming salamat sa ano ninyo. Tawag niyan, mga views, mga like at saka pa shout out sa mga OFW. Yung mga asawa niyo, babatiin yung mga asawa niyo sa ibang bansa. Hindi yung dito ng asawa, mga 16 niyo sa Pilipinas, babatiin yung sa ibang bansa ang babatiin kasi sila ang nag-ano, bibigay ng lakas. So, diba? So yun ang ano dyan. So ngayon, yung itong topic natin this morning about sa lifeboat accident naman. Lifeboat accident. No? Kasi yung lifeboat, nagdi-drill sila. Kasi mayroon tayong tinatawag na boat drill. In preparation yan para sa mga emergency na i-abandon yung barko. Bakit kailangan i-abandon ang barko? Ito yung lifeboat, guys. Ito yung lifeboat. No? Ito na lifeboat, ito yung divit type. Mayroon siyang divit type. Enclosed lifeboat. No? Enclosed lifeboat kasi dati yung mga luma na lifeboat, open yan. Yung parang kita niyo ba yung sa Titanic? Ito naman, enclosed lifeboat type to. Divit type ang nag-ano niya dito. Hold sa kanyang. Mayroon niyang kable. Mayroon niyang release mechanism. Mayroon niyang shackle dito. Mayroong hook dyan. Nakano yan? Mayroong safety latch din yan. So, during sa ano nila dito, sa drill, may tao yan sa loob yan. Okay? May tao. Tanker to, yo. Tanker na barko. Tanker na barko. Balik mo nga, ano, sir. Balik mo. Pakiplay mo nga ulit. Meron silang mga kasama ng mga puti, oh. Ito yung si Winsman, ha. Ito yung si... Karamihan ito ng copyright si Boson. Yan, ha. Boson or officer. Third officer. Or second officer. Tingnan natin. Okay.
Ang nangyari, paki-post. Pagdikit niya sa debit, siyempre, gumanon yung barko, swill yung ano, yung lifeboat, kumalas yung hook. Kumalas yung hook. Ito na ano naman, mayroon siyang ano yan, mayroon siyang automatic release. Pag binira mo yung ano doon dito sa loob ng lifeboat, automatic siya mag-unlock yung hook dito sa debit. Ilang tao makasyalan doon, sir? Marami yan. Halimbawa, 26 na crew, 28 or 32. 32, maximum to 32. Depende sa ano yan. Depende sa ano ng barko. Pag sa mga passenger, iba na naman. Pag sa offshore, iba na naman. So ito na lifeboat. Yung close type, na-disgrasya siya sa during pag-secure na. Yun naman sa amin na lifeboat. Ganito rin. Na-disgrasya. Ang nangyari, balance pa lang, pababa pa lang. Kaya, tandaan nyo guys, ha? Guys, mga Peter. Pag mag-fire drill kayo, ang tawag niya, boat drill kayo, huwag kayong sasakay sa lifeboat. Okay? Huwag kayong sa... play mo na ulit. Play ulit. Okay, ganyan. Pause. Pause mo na, pause. So, kailangan yung lifeboat, ibaba mo na sa babaglad ng pilot ladder dito or monkey ladder dyan dadaan, bababa. Huwag kayong sasakay sa lifeboat while ilalance. Ganon din pagpaakyat, pag securing, huwag kayong sasakay, ano kayo, dadaan kayo sa ladder. Kasi ang morning. Good morning, yes. Boss Joseph. Kasi ang nangyari nung sa amin, nung sister ship namin, during paglance, may sumakay na tatlo, isang second mate, ABOS. Saka, apat yan, isang engineer yata. Morning, sir. Pasok ka, Ruben Padilla. So ngayon, ang nangyari, ha? Na-disgrasya. Hindi, dito pa lang sa banda, siguro may nag-release na ang suspect ng ano sa investigasyon, may nag-release na yung cable doon sa ano, loob. Akala siguro nila malapit na sa dagat. Kasi ano yan eh, pag hilain mo yung ano na yun, automatic yung dalawang ano na yan, sa pour and up, na hook na yan, release yan. Mayroon yung hook na ano, pag hinila mo yun, release yung dalawang hook, vlog yung ano, lifeboat, patay on the spot yung dalawa, at saka paralyzed na bali yung spinal ng ano, EB at saka OS. So simula noon, ha, nung ako ay nagsampa rin kasi gusto ni British na kapitan or ni tawag o ni kapitan chief engineer. Gusto nila na pababain ako doon sa ano, sama ako doon sa ano. Sabi ko no. Ayoko, ibaba niyo yung ladder. Ibaba niyo yung ladder diyan ako dadaan. Ganon din pag akyat, doon din ako dumaan sa ladder. Pa safety pa. No? Kasi minsan, hindi mo alam yun paano pag-maintenance nitong mga hook dito sa ano at saka. Kasi imi-maintenance yan eh. Yung mga ano na yan. Yung mga sa lifeboat, ano, pati yung low bid na yan. Kable. Ito, may mga ruler yan dyan. Minsan, umi-stack up yan. Ha? Stack up. So ngayon, ang nangyari, sabi ko, hindi ako bababa dyan. Dito, ilapag, ibaba niyo yung ano dyan. Kasi, Peter, kayo minsan, kayo ang mag-ano sa makina. Kasi minsan, may mga engineer, ayaw bumaba, ayaw sumakay doon sa ano, sumakay sa lifeboat kasi lalo na pag medyo maalon-alon, ang kahilo yan dyan. So, Peter, minsan ang bababa dyan kasi papaanda rin yung ano na yan, makina. Ititisting nyo, patakbuhin yan. Patakbuhin. So, ngayon, Peter, minsan bababa. Sabi ko, hindi ako bababa dyan, nasama dito sa dito pa lang. Kasi dito yan eh, may platform dyan, kay dadaan, may pintuan yan. Doon, ibaba sa dagat, saka ako ano. Wala siya magawa, sabi ko no. You have to bring down the lifeboat, the seawater level, and then I will onboard crew, pilot ladder. Guys, tandaan nyo ha, pwede kayo mag-refuse about dyan. Pero pag during abandonment, malunod yung barko, wala, no choice tayo. Okay? Pero during boat drill, wag na wag kayong sasakay. Ito na klase na lifeboat. Maliban doon sa pre-pull, i-ano natin mamaya yung pre-pull na lifeboat.
ito DB type. Ayan, si Boson yung in charge dito sa lifeboat natin. So yun yung aksidente. Ito, may iwasan to kung magbaba sila ng ladder, dapat dumaan sila sa pilot ladder. Walang tao na sakay. Sa loob, ito may tao yan, oh. Bukas yung ano na yan, kasi mainit yan eh. Bukas. So ngayon, dapat ang pinaka-safety yan, ha? Una, i-consider yung weather condition pa rin. Kasi pag magulong, wag na mag-boat drill, wag na mag-ano. Maliban yung ano, pre-pull type. Ha? Kahit malaking alo nung pre-pull type. Okay? So ito, delikado to eh. Kasi nakita nyo kanina, nagsuswing yung ano. Nagsuswing. Itong lifeboat. So sa sakakaswing niya, ha? Dito, hindi natin alam yung mga ganda pagka-secure dito sa hook dito. Forward. Dito ang una bumigay. Kasi gumanon siya, di ba? Pag tama dito sa divot. Pag tama sa divot. Dito ang bumigay. Dito na banda. Dito ang bumigay. Una. No? So tandaan ninyo, i-suggest ninyo, kailangan tayo check, pagbaba tayo ng, kasi si chief officer ang ano yan, wind supervision, si kapitan ang ano yan eh, kailangan may boat drill. Si kapitan minsan, nandun lang yan sa bridge swing, nagsilip lang yan, nakaganyan lang yan. Si chief mate, andito sa baba, mga officer, kasi lahat kanyan, during sa boat drill, involved kay lahat dito. Madik department or engine department, galley department, nandyan kay lahat. No? So ngayon, lag to, durog. Ito, ano to eh? Ha? Alam niyo ba tong ano nito? Fiber lang to, fiber. Ang structure niyan, pag ano, lalim, lalo man, pag mataas yung freeboard ng barko niyo, yung costado ba? Yung costado, mataas yan. Ay, durog talaga kayo sa loob. Balik talaga kayo. No? Okay, so yung ano natin, sa mga ano pala, marino, mga seaman, kapitan, maano man kayo, rango sa barko. Ito na yung isang nakikita ko na pinaka-safety. Number one, wag na wag kayong mag-lance testing ng lifeboat na hindi magandang panahon. Okay? Karamihan yan nasa ano na, pag mga ano, nasa tabi, dumikit na yung barko. Mag-lance ng ano yan. Lifeboat testing. Patakuin kasi ito eh. Kasi nire-required. So yun yung accident. Ito bago lang to na ano, nakita ko to eh, bago lang to. Ngayon pupunta tayo sa pre-pull type na lifeboat. Ito yung pinaka-safety na lifeboat. Dito ako sumasakay palagi. Ito ang barko namin, yung Stena Tanker. Ako nag-ano dyan, no? Stena Tanker. No? Okay, so sa pre-pull type tayo na lifeboat, ano, sir? Dito kasi, no, sa training center natin, mga Peter to, si Peter Kors, lahat na safety sa barko, sa trabaho ng Peter at saka ang onboard na ano, i-discuss natin para maiwasan natin yung mga aksidente. Lalo na sila, mga baguhan, mga first timer, no? Okay? Fiberglass yan. Okay, itong pre-pull type. Pre-pull type. Yan. New tank. The must-win 6-6 of vitamin C, D, and zinc. Now let's look at the free pull lifeboat system. All bulk carriers of 500 gross tonnage and upwards built on or after July the 1st, 2006 are required to have a free pull lifeboat. Free pull lifeboats are placed at the ship's stern. In the event of an emergency, the crew board the lifeboat in its stowed position and then conduct a free pull launch. The launching operation can be performed from inside the lifeboat. The davit unit for the free-pull lifeboat consists mainly of a slide track,
a davit arm, a pair of suspensions, a hydraulic cylinder, and a latching device. The winch is composed of a wire drum, a hydraulic motor, speed reduction gear, and hydraulic brake gear. Prior to launch, make sure that the water surface is free of obstacles. Next, release the lashing line and confirm that the lashing plate has been released. The lashing plate will be released automatically once the lashing line is released. If the lashing plate is not released, release it manually using the attached nylon rope. Next, check that the battery charge cable has been detached. Then remove the release hook safety pin and open the rear hatch. The coxswain should confirm that all necessary launch preparations have been completed. The crew should then board the lifeboat from the rear hatch. Finally, the coxswain boards the lifeboat and closes the hatch tightly from inside. After everyone is on board, confirm that the boat's drain valve has been closed. All crew members should be seated, should fasten their seat belts, and should grasp the handrail on the seat in front of them. Do not forget to use the headrest belt if it is available. The operator should conduct a final check to confirm that all crew members have fastened their seatbelts and that they have not put on life jackets. Then the operator may be seated and fasten his or her seatbelt. When doing so, please avoid touching the release lever. The operator starts the engine. Removes the release lever securing pin and closes the bypass valve. Pumping the release lever several times releases the main lashing, allowing the lifeboat to achieve freefall launch. Once the launch has been completed, immediately leave the parent ship for a safer area. Never use a painter during a freefall launch. In the event the hydraulic system does not function properly and emergency release is required, confirm that the bypass valve is open. Break the acrylic cover. Insert the emergency release handle and turn the emergency release bolt clockwise until it comes to a stop. The stopper of the main lashing will open, and the lifeboat will be launched. When a free fall is not possible due to insufficient water depth, or when the ship is in an inappropriate area for free fall, it is possible to lower and launch the lifeboat using davit arms. When launch preparations have been completed and confirmed, switch on the hydraulic power pump. Operate the control lever to lower the traverse. And subsequently remove the hook latching wires. Attach the wire ropes to the suspension. We are to release, take Elmix.
all day allergy relief for a good night's sleep. Cheese syrup on July 2 at Essen Mall of Asia. Sign up on the Lazada app. Temukan ini mengerti seperti itu. Using the lever, position the davit arms just above the boat lifting position and adjust the fore and aft balance of the lifeboat. The crew members embark the lifeboat from the rear hatch, take their seats, and fasten their seatbelts. Each member should grasp the handrail on the seat in front of them. The operator then boards the lifeboat and closes the hatch. The operator confirms that all crew members have fastened their seatbelts and then removes the pin securing the release lever and closes the bypass valve. Pumping the lever several times releases the release hook and removes the main lashing. After visually confirming that the main lashing has been released, the operator on the main ship shall use the control lever to swing the davit arms to the proper lowering position and then lower the lifeboat. When the boat is waterborne and has become well balanced, the operator on board the lifeboat shall indicate to the operator on the parent ship to stop lowering the boat. The operator on board shall remove the wire ropes used to suspend the boat and attach them to the plate provided. The boat engine can then be started. Immediately leave the area of the main ship. Switch on the hydraulic power pack on the parent ship. The operator on deck uses the control lever to swing out the davit arms. Next, lower the suspensions to a height allowing the wire ropes behind the boat to be attached. These steps should be carried out under instruction from an operator on board the lifeboat. The operator on board the lifeboat attaches the wire ropes to the suspensions. After signaling to the operator on deck, the operator on board the lifeboat should be seated with seatbelt fastened and should stop the engine. The operator on deck confirms that the engine has been stopped and starts hoisting the boat. The movement of the traverse should be halted prior to coming into contact with the hinge block and the wire rope support. By operating the control lever, stow the davit arm to the boat set position. Station an operator on the platform. Stop the operation before the davit rear span and the boat come into contact. Using the control lever, lower the lifeboat until it is positioned on the roller. Raise and lower the lifeboat several times with the control lever, thus adjusting the stowed position until it is possible to attach the main lashing. Each operation should be implemented slowly and in concert with the signals provided by the operator stationed on the platform. Securely attach the main lashing to the release hook. After confirming that the main lashing is secure, the crew may disembark the lifeboat via the rear hatch. The operator on deck lowers the suspensions, detaches the wire ropes for hanging the boat, and attaches them to the plate provided. Using the control lever, move the davit arms to the stowing position. Although the davit arm stops moving when it comes into contact with the arm support, keep an eye on the davit arm during this operation. Attach the hook lashing lines to the suspensions.
lashing. The lashing plate is set automatically once the lashing lines are attached. Turn off the power pack. Okay, so yun yung ano natin, yun na prepol type. Hi, hello. Welcome back. Prepol type. Siya. Prepol type naman na lifeboat. Ito i-discuss natin mga Peter kasi kayo, kayo ang involved dito rin sa ano, sa during sa tawag niyan, boat drill. Prepol type lifeboat. Bakit tinatawag ng lifeboat? Kasi yun yung magsisip sa lifeboat pag ano, pangikis na lulubog. So ang prepol type naman baliktad, di ba? Ang upuan ninyo nakaharap kayo sa pintuan, nakaganyan kayo, pull ano rin, harness, safety, seatbelt. Nakaharap kayo ganyan sa pintuan, di ba? Nakaganon? Nakabaliktad yung ano niya? Ano yan? Ito? Di ba? So dito kayo naka-front, nakaharap. Lahat facing dito kayo. So mayroon din siyang release mechanism dito sa loob na ano na yan? Pag-release. Kayo din ang mag-ano na yan, re-release. Pak! Bubulusok kayo doon. So ito ang pinaka-safety na lifeboat. Bakit tinisign to? Minsan ang ano niya, di ba nung ano niya, sa may 500,000 gross tonnage ni-required nila nung ano. Pero ito kasi, tinisign din dito sa mga tanker. Tanker. Sunog-sunog, abandonment, iwanan na yung barko, ito pinaka-safety to. Kasi bubulusok sa diretso, awi ka agad doon sa... Apoy. Oo. Pag lumubog naman barko, safety din to dahil gano'n na naman siya. Lalayo. Yung isa naman na, excuse me, yung DB type, mahirapan kang mag-launch, no? Lalo na pag masamang panahon. Dahil ihahampas akustado yun. Naalala ko pala noong 2001 na yung kaibigan kong shipmate, dating nakaupo sa opisina, napasama siya doon sa lubog ng ano sa Taiwan yung may typhoon na ano. Kasi bumalik ako doon sa Intramuros, nag-apply ako, tinanong ko, kalimutan ko na yung official yung shipment. Napasama pala siya doon sa lumubog na barko na namatay na isa lang yung survivor. Parang ilan sila? 20 o typhoon 'yun. Lumubog yung barko nang anong year 'yon na ano na 'yon? Lumubog na barko sa Taiwan. Napasama siya doon, patay. Isa lang ang survivor. Ano ba bakit? Kasi yung lahat ng sumampa sa lifeboat, yung DB type na lifeboat doon, DB type na lifeboat, yung oiler, naiwanan niya yung pira sa Kamaruti. Bumalik. Binalikan niya yung pira. Di, nagalit yung mga kasama ng daw niya kasi in-interview siya eh, nung ano na eh, nung ano na. Kasi siya lang yung survivor. Binalikan niya yung pira. Pagbalik niya, wala na yung lifeboat. Ha? Wala na yung lifeboat. Wala na yung lifeboat. Siguro, na-launch na. Ang ano na, ano doon, baka hinampas siya doon sa ano kustado. Kasi yung lifeboat yan, durog yan. Pag hinampas na laking alon yan, durog yan. Fiber lang ito eh. Duro. Kahit bakal pa yan, walang sinasanto yung gaano kalaking alon na yan. Hampasin yung... So, nangyari, hindi na siya umalis sa barko. Siya lang, hindi na siya umalis sa barko. Oh, yung barko hinampas doon sa dalampasigan, hindi na ano sa taot, hindi siya tumubog doon sa ano. Nabahura doon sa tabi. So, siya lang yung survivor. And the rest, kasama niya, patay lahat.
Bagyo. Typhoon dyan. So dahil siya kay Washington, hindi siya namatay. Sinabihan daw siya, tigas ng ulo mo. Kasi iniwanan na binalikan niya yung pira niya eh. Ay, pagbalik niya sa ano, wala na yung lifeboat. Hindi na siya umalis doon sa barko. Siya yung na buhay. Yun, true story yun ha. True story to. Na, ano. Kaya yung ano talaga, ito pinaka-safety. Kasi pag-release nito, oh, capsule type to, ano to eh. Ganun lang yan. Typhoon siya. Ah, wala yan. Si, ano, so, mabilis gamitin yun. Mas ano, madali to na ano, madali. Makalance. Madali makalance. Mahirap na naman to pag securing na naman. Kasi ano na to, bibit-bitin na naman yan. Ganun na naman yan, no? Yung debit. May roller yan dito. Pag nakapatong na siya dito, hihilain na yan. May mga roller yan sa ano na yan. Ano naman yan siya, si secure, ganun na naman. Kayo rin magme-maintenance kasama kanya weekly. Every Saturday kasi yung sa ano ko running vessel, every Saturday tinitik yung makinang lifeboat, tinitesting pa under yan. Pati yung sa fire pump. No? Emergency fire pump, emergency generator, ganun din. Sama kami ni electrician. Kasi minsan si first engineer pag tiwala na sa iyo, ikaw na ipapasurvey na ipapa-maintenance, check upin mo na yan, Peter. Yan yung weekly routine sa mga emergency equipment. Yung ano na yan. So ito yung pre-full type na lifeboat. No? Pero huwag kayong mamili ng lifeboat. Sabi nyo, doon ako sa parsir sa barko na pre-full type kasi sabi ni Buting, huwag kayong mamili ng lifeboat. Alahan na ninyo. Wala kayong barko, wala tayong barko ha. Kung ano man yung nandyan, nasa sampahan nyo na barko, yun na yun. Pero at least alam nyo na, may idea kayo kunti. Okay? So ito yung natin sa mga viewers, na mga seaman, babatiin natin sa buong mundo, no? Saka yung nasa bakasyon ngayon. Ano po kasi to, based on my experience being a seaman for 17 years, marami na akong mga encounter ng mga ganyan mga aksidente, mga kasamahan na matay dahil sa mga aksidente. So ngayon, dito pa lang, ititrain ko na kayo kung paano kayo mag-safety sa sarili niyo. Okay? Hindi lang welding dito ang ituturo. The first training center pala to, nag-bundle training sa buong Pilipinas. Kahapon naman, meron namang Tagano, kagabi, meron namang Tagaluzon. Sir, paano ba makapunta dyan? Sabi ko, punta ka ng Butuan City, sir. O, yun palang ano, yung taga mga malayo, susunduin kayo sa airport at saka sa bus terminal, kagaya ni Lanao Boys, Sambuanga Boys, ang hindi lang nasundo, si Sam lang eh. Saka si Juan. Tricity lang yung mga mupong na yan eh. So, yun palang ano natin. Taga malayo, libre kayo sa ano. Libre kayo dito sa condominium natin. No? Aircon to. Tagusan yung hangin. O, oh, yan ang kabila. Ano. Para din kayo, pag nasa Maynila, kayo nag-apply ng trabaho, pagkasiman, ganito rin yung pasyalan natin yung ano natin doon, condominium din. Ha? Maliban kay Adrian, kasi nasa hotel yan nakatira eh. Ano yan? Okay, so maraming salamat sa ating viewer. Sana nakapagbigay ako ng konting kaalaman doon sa magiging seaman at saka yung mga seaman na ikaw nga, nakalimutan yung about sa boat drill at saka kahapon yung lifeboat, no? Okay, so thank you and good morning. Okay, so